Tipo, indo bem. Não. Se bater, né? Apontamos. Before you leave, makinig ka muna. Yes, sir. Kunting lecture, ha? Kunting lecture. Nakita mo yung gravity ng mga pangyayari ngayon, di ba? Ha? Andyan ka. Bigat ng responsibilidad mo ngayon. Ha? Please, ibangon mo yung reputasyon ng PNP. So sana si PNP, ha? Ang aking advice sa'yo. No, yes, no more words, just like this. Alam mo na what I mean. Ha? Yes, sir. Higpitan mo yung rinda mo dyan sa PNP. Higpitan mo ng gusto para hindi makadiskarte yung mga siraulo. Ganyan lang, napakasimple. Higpitan mo. Na, sandali. Si PNP, ano? Sisipat ka na. Napunta mo. Sir, there are personnel from Rio sir, mga RESPO. I'll be the speaker, sir, in that program, sir. If I may be excused. Okay, so thank you. But before you leave, makinig ka muna. Yes, sir. Kunting lecture, ha? Kunting lecture. Nakita mo yung gravity ng mga pangyayari ngayon, di ba? Ha? Andyan ka. Bigat ng responsibilidad mo ngayon. Ha? Please, ibangon mo yung reputasyon ng PNP. Ha? Andyan ka. Inasahan ka ng Pangulo na ibangon mo kung anumang mga kaplastugan na pinagagawa nito mga tauhan natin. Ibangon mo. Ha? Huwag mong pabayaan na lalo masasadlak. Kawawa yung ating mga, oh, kapitan, masisira kinabukasan. Patrolman, masisira. Dahil na-involve dito sa ganitong trabaho, ilan lang na kinabang dito. Ilang tao lang dito yung mayaman. Kaya alagaan mo yung PNP. Alagaan mo, siguruhin mo na hindi na mangyayari ito. Can you give that assurance to this committee na wala nang magiging investigation na gagawin yung Committee on Dangerous Drugs na ganito kalaki under your stewardship? Yes, sir. I recognize this burden that is being put on me, and I'm confident that with the command group I have, and with the cooperation I'm having, or we are having with the SILG and the NAPOLCOM, I do believe, sir, that upholding the integrity of our uniform and the badges, the meaning of our badges, I'm confident, sir, that. We can do this, and also with this ongoing Senate hearing, sir, I hope that this will serve as an eye-opener to those na hindi pa nagbabagong buhay, and to those who are here now. Sa totoo lang, sir, medyo nasasaktan ako every time na nagtatawanan tayo at nagsisinungaling yung ating ibang pulis na mangingilan lang. Nasasaktan ako, sir, and I hope yung ating mga pulis ngayon nandito, sana, kung wala man na respeto sa sarili, ay respeto na sa pamilya nila at saka sa uniform at badge na sinusot nila hanggang ngayon. Alam ko, well, ginigrill natin itong mga tao na ito. May mga pamilya itong nasasaktan. Ako'y naawa sa pamilya nila. Nagdadamay dahil sa pinagkagawa nito nila. Ako'y alam kong inusinti yung asawa, inusinti yung mga anak, pero can we do? Andito tayo para mag-imbestiga, hindi tayo nandito para mag-cover up. Kaya kung nasaktan man yung pamilya ninyo, I'm very sorry dahil sa kinasasadlakan ninyo ngayon na problema. So sana, si PNP, ha, ang aking advice sa'yo, no more words, just like this. Alam mo na what I mean, ha? Yes, sir. Higpitan mo yung rinda mo dyan sa PNP. Higpitan mo ng gusto para hindi makadiskarte yung mga siraulo. Ganyan lang, napakasimple. Higpitan mo. Say thank you, you are no excuse. Senator Bongo, thank you want sir. To say something to the chief PNP? Please, you have the floor bago siya umalis. Makinig ka muna sa sasabihin ni Senator Bongo. Unang-una, sir, sandali lang po. Kay Vice Chairperson Alberto Bernardo, sir, bago umalis si Pangulong Duterte, ikaw yung natalaga na bilang vice chairperson. So dahil pinagkatiwalaan po kayo ni dating Pangulong Duterte na linisin po yung
hanay ng police, you have the authority to conduct pre-charge investigation against police anomalies and irregularities. Kasama na po dito yung kaso ng mga police laban rin po sa illegal na droga. Ang tanong ko lang, gaano po kalala sa ngayon yung sindikato na pasok po dito sa pulis? Alam kong mas maraming matinong pulis. Alam natin yan. At ito yung matagal inalagaan ni dating Pangulong Duterte. Ako nasasayangan sa kampanya. Alam ko, kayo, pinaghirapan nyo ito lahat eh. Hindi natin mararating ito dahil sa, hindi dahil sa inyong hirap. Karamihan dyan sa mga general na nasa likod ninyo, nagtrabaho yan, naghirap po yan. So, including the present Chief PNP, sir. Alam kong gusto nyong linisin talaga yung hanay ng mga bulok na pulis. Sir, gaano kalala yung sindikato at gaano katagal nyo? Sabi nyo nga kanina, konti na lang. Gaano pa kalala at paano nyo malinis itong sindikatong napasok ng pulis? Salamat po, Senator Bongo. Systemic po kasi yung ginagamit nilang performance rating base doon sa huli. Halimbawa, kung yung lalawigan o yung lungsod ay wala namang gaano, subalit hinihingan sila ng huli. Meron kasing 5 arrests o 10 arrests para ma-promote yung mga pulis. Kaya sometimes natetempt na gumagawa ng huli para lang magkaroon ng accomplishments. Kaya sabi namin, yung statistical basis sa crime situation, kailangan mabago. Hindi porke mababa yung crime statistics, mayroong peace and order o walang drugs. Hindi rin nangangahulugan kung may huli, wala ng mga addict o mga pusher doon. Kaya maganda po yung samahan namin ngayon ni General Acorda na binabago itong sistemang ito. Pangalawa, titiyakin namin yung pondo makakababa doon sa mga operating units. Gaya ng mga testimonies na natanggap natin, kaya humihingi ng cash reward yung mga operatives. Kasi nga, wala daw silang pondo, sila naman daw ang nag-aabono. Kaya akala nila na pwede silang humingi ng cash rewards doon sa PDEA at sa PNP. E doon nila mapabawi yun. Ito lang, isa lang ito, Senator Bongo, sa Senator, Mr. Chair, sa Senator De La Rosa, na naging sanhi kung bakit nagkaganito yung problema. At yung pangatlo, yung command responsibility. Nakasaad naman doon sa Section 48 ng Republic Act 8551, kung ang tauhan mo merong tiwali, nananagot yung immediate supervisor. Kasi closely knitted dapat ang uniform service. Kailangan alam niya kung ano nangyayari. Hindi kamukha ng ibang sangay na kaya kung may mangyari dito, sagot na niya dapat yun. Walang delegation na tinatawag. Isa yun sa... Excuse me, sir. Yes, sir. Senator Bongo, kung wala ka na question kay... Kanina pa ito nagpaalam si Chief PNP, paalisin na natin. Yun lang, sir. Ang kay Chief PNP naman, sir, huwag nating sayangin yung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga. Pag bumalik yung illegal na droga, alam na natin babalik yung kriminalidad at babalik yung corruption. Yun lang po ang pakiusap ko, sir. Malaki pong tiwala namin sa'yo. At last, isang question lang po, sir. Kung sakasakali lang, sa inyong dalawa po, hindi naman po, ang prerogative naman po yan ng presidente, no? Ng appointing authority. Kung sakasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug czar si dating Pangulong Duterte? Kung sakasakali lang. Well, dalawang tanong po. Unang, sagutin ko lang po yung unang tanong with regards to how to make sure yung involvement ng ating kapulisan at paano may improve yung drug campaign natin. Halos napanggit na rin po ng ating vice chair kasi constant coordination po yung mga usapan natin sa mga policies, guidelines at saka sa mga operating operational procedures natin. And also, nabanggit po yung cash rewards and
pagbaba ng pondo. But if I may answer that with regards to this present case now that we are holding, pagkatapos po ng SITG, ay talagang ipapaila po natin yung ating mga kaso and we are hopeful that kasi magkaroon ng joint investigation ng PNP at saka yung NAPOCOM, we are hopeful that in the coming days, we will be able to file all the necessary charges against those who are involved. Now, with regards to the appointing the former president as a drug seizure, but anything on the campaign against illegal drugs po, I'll be supportive po. Salamat. Yun ang kinakatakutan natin pag bumalik na naman yung sindikato sa polis. Yun lang po pakiusap ko, Sir GPNP. Maraming salamat po. Salamat po, Sir. So, your excuse. Ah, pero pag mayroon pang succeeding hearing, balik ka, ha?